Mga kabinet, mga lamesa. Araw ng Biyernes, March 8, medyo mainit na yung panahon. Ano ngayon dito sa amin, 73 degrees Fahrenheit. Nagpa-fertilize na ako, nag-ready na ako para dito sa darating na spring. Yung mga halaman namin, iba, nagkakaroon na siya ng mga bulaklak o yung mga dormant na halaman, nagkakaroon na siya ng mga dahon. Tulad nitong lemon, kakatuwa, dami na niya mga bulaklak. Yun, ayan, dami. Ayan pa, ayan. Do kahit maraming bulaklak, hindi naman ho lahat nabubuhay. Ilan lang ho yung nabubuhay dyan. Kasi medyo maliit pa yung puno. Talagang binubuhay niya lang yung kaya niyang dalhin na bunga. So magkakaroon siya na maraming bulaklak. Then later on, malalagas din siya. Minsan magta-turn siya na bunga na maliliit na lemon. Pero hindi rin siya nagtutuloy-tuloy. Tapos nalalaglag din. Ito nga pala yung ano na namin, yung tawag dito. Kalimutan ko na naman. Yung balunggay, yun. Ano bang malunggay? Ang update naman dito, wala pa rin, wala pa siyang dahon. So, hindi ko alam kung mabubuhay pa to or wala or patay na. Pero tingnan lang din natin, siguro maghintay tayo ng mga 2-3 buwan. Pag wala pa rin siyang dahon, siguro yun na yun. Ay, yun, mayroon ano, paru-paro, ayun ang tutubi. Tapos ito yung ginagamit kong fertilizer, Espoma. Ako nabili ko siya sa Costco last year. Ang bili ko po dyan mga $18. Mukhang okay naman po siya kasi organic. Tsaka ang ganda po ng review niyan sa Amazon. Yun nga lang, medyo mabaho siya kasi nga organic. Pero ako gusto ko yung amoy, yung mga anak ko ayaw, yung nababahuan sila. Organic halitone, yan. Yun na rin yung ginagamit kong fertilizer para sa lahat. Napakaraming klaseng fertilizer, kaya lang kung bibili nyo isa-isa, bawat ibang klaseng halaman, napakarami. Isang bag kasi niyan, 12 kilos. So isipin nyo ang dami-dami niya, tapos gagamitin ko lang siya, let's say, sa hydrangea. E di, kung bibili ka pa ng ibang fertilizer dun sa ibang halaman, di katakot-takot na fertilizer na yung maiipon nyo. Kaya yun, sinusubukan ko, bahala na sila. Hindi naman ako professional gardener, so pwede naman siguro yan. Total organic naman yan, hindi naman siya para masusunog. Although meron talagang pang citrus tree na fertilizer, yun na lang din ang nilagay ko sa kanya. Pati dito sa grapes yan, nilagyan ko na lang din siya. Yun na lang din ang nilagay ko fertilizer. Oh no! So yun, sana itong grapes natin talaga mamunga na talaga ngayong taon na to. Maaliwalas na siya, hindi na siya makakala tingnan. Marami din akong pinutol ng mga branches nitong grapes. Kasi nanood ako ng mga video-video. Hindi pala basta-basta yung nagpuprun ka ng mga grapevine. Merong paraan, tsaka may method para magbunga siya. So hopefully this year mamunga na siya. Guys, what's up? May kukwento lang ako sa inyo, mabilis lang. Nung isang araw, naglilinis ako dito sa tapat ng bahay namin. Ayan, nagbomower-mower, boblower tayo ng mga dahon. Tapos biglang lumapit sa akin yung isang kapitbahay namin na nakatira sa tapat. Ito yung bahay niya. Nung mga 3-4 years ago, nagpapinta kami ng bahay namin, yung pinakalabas. Nagtatanong siya kung magkano ba yung papinta namin, tsaka kung saan kami nagpapinta. Papapintahan niya raw yung bahay niya. Tapos yun, medyo kwentuhan ng konti. And then nabanggit nga niya na lilipat na raw sila. So
nabigla naman ako kasi matagal na rin sila dito sa neighborhood namin. Nakwento niya, 2 weeks ago daw, suddenly out of nowhere, yung mister niya, nagsabi sa kanya na magre-retire na sila, lilipat na raw sila sa Malaysia kasi Malaysian yung babae, tapos puti yung asawa niya na lalaki. Yun, siguro matanda na, napapagod na rin, nag-retire na sa trabaho, magsi 70 years old na rin yung lalaki. So basically, doon sila mag-spend ng kanilang retirement. Tapos yun, sabi niya sa akin, "Uy Roland, baka gusto mong ano, may mga gamit dito sa garahe na mga tools na ginagamit niya dati na baka interesado ka, baka may mga tools ka pa na wala ka pa." Tumanggi-tanggi ako sa kanya kasi nga marami na rin akong tools sa bahay. Di ba kung napanood niyo yung previous vlog namin, di ba naglilinis-linis mga amin ng garahe kasi nga dami na naming gamit. And then akala ko din kasi binibenta niya. Tapos after nun, so tumanggi ako, bumalik na siya sa bahay nila. Actually umalis siya, nag-drive siya. And then pagbalik niya ng bahay, siguro pumunta lang siya ng palengke, nandun pa rin ako sa labas. Pinuntahan niya ulit ako, tapos ang sabi niya sa akin, "Uy Rola, nalika rito, libre lang to, hindi naman daw ako magbabayad." Ipinamimigay niya na rin din daw halos yung lahat ng gamit nila. Kasi medyo sudden nga yung pagdi-decide nila na umalis, kaya yun, they're trying to get rid of the stuff na meron sila. Kasi nga, ibebenta na yung bahay nila. Yun, medyo nahiya na rin akong tumanggi, kaya yun, pumunta na rin ako sa kanila. Tapos, ayun nga, nakita ko ang daming gamit ng asawa niya. Kasi yung asawa niya raw, mahilig ding mag, ano, handyman, mahilig mag-garden, mahilig din mag pok-pok-pok-pok, ganyan. So, ang dami talaga nilang na-accumulate na gamit. Inabi niya rin sa akin na ito nga raw yung isang bagay na hindi nila ina-expect. Yung magre-retire sila papuntang Malaysia. Yun, nakwento niya rin sa akin. So, sabi nga niya, kung alam niya lang din daw sana na mangyayari yun, hindi na raw sila no, nagbumili ng maraming gamit. Actually, kabibili nga lang nila ng parang, yung parang swimming pool nandun sa likod bahay, kabibili lang nila, ilan libo din yung pagkakabili nila. Actually, meron pang crane yun, guys. Yung crane, kasi nga kaya hindi kakasya doon sa may gilid nila, kaya gumamit pa ng crane para ma-deliver, mailagay doon sa likod bahay yung jacuzzi na binili nila. Nga ko ilan libo din yung ginastos nila doon, nang hinayang siya kasi nga suddenly hindi nila alam na magde-decide sila na pumunta overseas para mag-retire doon sa Malaysia. Punta ako sa kapitbahay ko kasi lilipat na sila, ibebenta na raw yung bahay. Ngayon yung mga gamit nila, ipinamimigay na. So nag-refuse na ako, sabi ko marami na akong gamit, pero sabi niya, "Hindi, halika rito, bubuksan ko yung garahe, tingnan mo kung may mga kailangan pa ako." Hello. Okay. So yun guys, yun, nakapasok na nga tayo dito sa loob ng garahe niya. Napakarami niyang gamit. Ayun, ito pa, may mga tools pa. Katulad nito, yung mga Ryobi. Karamihan nito, meron na ako niyan. Kaya hindi na talaga ako kumuha ng mga tools. Tapos yan, basta, ang dami niyang ino-offer. Pinapaliwanag pa niya sa akin kung ano yung mga gamit niya. Basta, kunin ko daw kung ano yung gusto ko. Kaya lang guys, syempre, ayun nga, di ba? Kakaano lang namin, kakalinis lang namin ng garahe. Tapos, maghahakot na naman ako. Nakaka-tempt talaga, kaya lang ayaw na namin kumuha ng gamit na hindi naman talaga namin magagamit sa bahay. Kasi mag-end up, mapupuno na naman yung garahe namin, magiging masukal. Eto, medyo magulo yung garahe niya. Talagang halatang ano talaga to. Biktima rin ng consumerism. Ayan guys, meron pa mga, tawag dito, ano yan, yung mga transformer. Hindi naman ako marunong gumamit ng mga yan. Tapos may mga golf club siya na pinamimigay. Bali, yung babae yung nag-golf, hindi yung lalaki. Tapos yun, so meron lang ako mga nakuhang ibang mga gamit, pero hindi ganun kadami. Kasi nga, hindi ko naman kailangan din. Naghakot na ako ng mga gamit, kaya lang sabi niya, bumalik daw ako kasi papasukin ako sa bahay nila. Baka meron daw ako iba pa magustuhan. Pero konti lang yung kinuha ko kasi majority ng mga gamit meron ako. Tsaka, nakakahiya din. Pero sabi niya, bumalik ka rito sa harap ng bahay, dalin mo lang yung mga nakuha ko, tapos bumalik daw ako. So ngayon babalik ako, tingnan natin kung may makukuha pa. Ano yung luto mo? Ano ba yan? Ayun guys, umuwi na ako kasi pumunta ako sa kanila, hindi ko na na-video. Ang ino-offer niya, mga cabinet, mga lamesa, puro mga furniture. Masikip na rito sa bahay. Ayaw na namin ang furniture kasi di-dispose din namin. Dami niyang gamit. Kaya lang, yun,
Ayaw rin namin kasi mag-ipon kasi nakakalat lang minsan dito. Ayaw namin mag-hoard tapos itatambak lang tapos later on itatapon din namin. Nakakalungkot lang kasi nga yun, naalis na sila. Sana ililipat na kapitbahay, mababait. Tapos meron pala silang RV. Alam mo ba, be, sabi niya, kung gusto ko raw hiramin, madali lang daw i-drive. Eh, nakilaki nung RV, diba? Alam nyo ba, yung RV nila napakalaki. Sabi, so yun, papahiram nga sana sa amin. Sabi ko, hindi ko kayang i-drive yung pero gusto ko sana. Kasi nag-iisip kami ni Amy, nagpapag-usapan din namin na parang gusto kong bumili na RV. Pero yung trailer lang, yung hihilahin lang. Hindi yung parang bus. Parang bus yung ano nila. Yung RV nila napakalaki. Sabi ko, eh yung siya pa yung nagdadrive nun. Maliit lang yung babae, pero namamaneho niya. Kasi nga yung asawa niya hindi na makapagmaneho. Gusto daw natin, pagdadrive tayo, tapos magstay daw tayo overnight or two sa kung saan natin gusto. Ayun, para lang ma-experience daw namin. Kasi nga, ayun, parati namin nakikita. Kasi dati guys, yung RV nila, parating pinapark doon sa tapat nila. Di ba inaya ka pa nga, be? Inaya pa si Amy minsan. Sabi, oh, pasok ka dito para makita mo yung loob ng RV. Ang parking niya daw doon, ang binabayad niya, $150. Nagre-renta lang siya ng parking. Tapos, iba pa yung ano, syempre, i-maintain mo rin yun. Pero yan ang bait lang kasi nga yun, talagang pinupush niya sa akin yung RV na gamitin ko. Napakabait ng kapitbahay namin na yun. So yun guys, share ko lang sa inyo kung ano yung mga nakuha ko. Ito, electric saw. Ito, wala pa ako nito. Kaya nung nakita ko, sabi ko, aba, baka pwede ko tong pakinabangan. Kasi dati noon, nung bagong lipat kami rito, nagpuputol ako ng mga puno. Tapos tong iba, actually, nilagay niya na lang kasi to dito sa kahon kasi wala akong kinukuha. Tinambak niya na lang sa akin. Ito yung pag-move ng mga furnitures. Yan, nilalagay sa paa. Ito rin, ganon. Yung sinusokbit sa, ano, sa braso pag nag-move kayo ng furniture. Ewan ko to. Ito, siya naglagay nito. Staple. Yan, tapos yun, mga baterya, may mask. Wala, basta pinaglalagay niya na lang yan. Ginawa niya na lang din akong tambakan. Tapos siya, kumuha lang ako ng extension cord. Mga 2 pirasong ganito. Ito magagamit namin. So yun lang guys yung nakuha ko. 3-4 days ago na yon nung kinuha ko to sa kanila. Mukhang na ipamigay niya na kaagad yung mga gamit. Kasi marami pa kaming ibang mga kapitbahay. I think isa ako sa mga una niyang inopera na maghanap. Pero yun guys, share ko lang. Concert stage. Dito kami sa concert ni Jairus sa County Honor Band. Yun. Nonood kami. Kama natin si Amy. Yung si Amy, tsaka si Asha. Galing ni Kuyo. Very proud. Good job, Kuya. Thank you. How was the performance? Yeah, how's the experience? Tatay, proud parents. I think this is my celebration. Yay! Good job, Kuya. So proud of you. Of course.
So yun guys, hanggang dito na lang po siguro yung ating vlog. At pasensya na, medyo matagal kami gumawa ng vlog ngayon dahil sobrang busy lang talaga kami ni Aimee. Napakarami naming appointments, gilinis-linis na kami ng backyard, tsaka napakarami kong projects. So medyo nagka-delay-delay lang, tapos hindi ako makapag-edit, tapos sunod-sunod yung pasok sa trabaho. Tapos yung mga sa mga nagpapa-shoutout nga pala, yun, may utang ako sa inyo, siguro sa susunod na vlog, pasensya na, hindi namin muna magawa. So yun guys, kung nagustuhan niyo yung video natin, paki-hit naman yung like button and yun, comment na rin kayo kung may gusto kayo sabihin. Pasensya na rin kasi minsan medyo late din akong magmagod sa mga comments kasi ngayon medyo busy. So yun, maraming salamat po sa laging panonood at di kayo nagsasawa sa mga vlogs natin. Kahit minsan hindi naman informative yung mga videos natin. At dito na lang po talaga at magkita-kita na lang po tayo ulit sa susunod na vlog. Bye!